Magandang araw mga kapatid. Panahon na naman ang ating prayer and fasting sa January 22 to 27. Hindi natin maitatanggi ang maganda at positibong epekto ng prayer and fasting sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia at sa ating minamahal na bansa. Nasaksiyan natin at naranasan natin sa mga nakaraan kung papaano gumawa ang kapangyarihan ng Diyos dulot ng ating sama-sama at buong pusong pagtitiwala sa ating buhay at mapagbiyayan Diyos Ama sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Dapat nating pagpatuloy ang magandang kaugaliang ito upang tayo'y ganap na makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at tukso, makalaya sa panghihina ng pananampalataya, makalaya sa pagwawalang bahala sa mga tungkuling Kristiyano, makalaya sa kawalan ng mga bungang espiritual, at makalaya sa pagkukunwari at pagiging makasarili. Mga kapatid, dapat na tayo makalaya sa mga ito upang makapamunga tayo ng masagana ayon sa iniuutos at inaasahan ng Panginoon sa ating buhay. Kapatid, may himalang magagawa ang prayer and fasting sa buhay mo, sa pamilya mo, sa iglesia ng Panginoon at sa ating inang bayan. Ngayon pa lang ay ihanda na natin ang ating mga puso at buhay sa pagtanggap ng mga biyayang ibibigay ng Panginoon. Kaya mula sa January 22 hanggang 27, huwag nating kaliligtaang daluhan at salihan ang ating 2023 LCFM Prayer and Fasting para sa kaunlaran ng ating iglesia, bayan at pamilya, para sa kapurihan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen.